Andun na sa ilalim, oh. Yan. Ibig sabihin, tumagos na yung grasa sa loob. Ayan, lumabas na rin mga kabate. Yan. The best, oh. Lumabas ibabaw. Ayan. Ibig sabihin yan. Yan. Ibig sabihin yan, kabate, ano siya? Pumasok siya sa loob. Yan, labis na to. Yun, mga kabate, lambot. Lambot na eh. One hand daw, one hand. Yun. Oh. Kasi nga, pumasok yung grasa dun sa loob ng kingpin. Yo, what's up mga kabate? Magandang hapon. Magandang araw sa lahat. Oh, ano kasi, patigas yung manibela. Kaya ang gagawin namin, chichik namin yung kingpin kung may grasa o kaya yung power steering pump o kaya yung gearbox. Baka wala nang itip yung lagayan o ano, naubusan kasi tumutunog siya mga kabate. Kaya pakita ko sa inyo mga kabate, tong hayaan natin, tong hayaan. Tara, tingnan natin kung paano ang nangyari, bakit patigas yung manibela niya. Tara, tingnan natin, baliktarin ko yung kabate. Ayan siya mga kabate, ano to, elf to mga kabate, elf, lumang modelo na elf kasi to mga kabate, 2000 niya ata ang model nito, matigas kasi yung manibila niya, pagka inaano siya mga kabate, yan, tiningnan ni master yung fittings, kasi tiningnan namin yung ATF niya, may laman, at tiningnan din namin yung bomba, gumagana naman. Kaya pag iniikot yung manibela, matigas at tumutunog, baka naman dito lang sa kingpin yung grasa. Hindi pa nagrasahan yung kingpin. Kaya may fittings yan mga kabate. Yan ang fittings, oh. Kinagalaw ni master. Yan, yan, yan. Titingnan nyo yung fittings kung nililinis muna yung butas. Yan. Oh. Nililinis muna yung butas. Yan. Yun ang butas. Nililinis yung butas para paglagay ng fittings, gagamitan ng grease gun. Itong grease gun, oh. Yan. Tapos, pagka malinis na yung fittings, pati yung butas niya, gagrasahan para pumasok sa loob yung grasa. Tingnan natin kung lalambot yung manibela niya at mawala yung tunog niya. Yan. Nakapit na yung ano, fittings. Gis lang yan mga kabate, yung fittings. Yan yan maglagay ng ano, ng laman sa grease gun. Nilalagyan ng laman ng grease gun ng laman. Tinanggal yung ano, tapos para maubos yung hangin sa loob, bubumbahin mo muna, tapos yan, may bleeder screw din siya, no, para lumabas yung hangin. Yan, bumbahin muna para maging sulid na siya mga kabate. Pag naging sulid na yung labas ng kwan, yung nilalabasan, yan, nilalabasan. Pag sulid na yung lumalabas, yan. Yan, ibig sabihin, wala nang hangin sa loob. Yan, pwede na natin gamitin yan doon. Ibumba na natin doon sa ano. Tara! Yan yung fittings kabate. Tanggalin nyo muna yung fittings bago nyo bumbahan ng grasa. Para yan, may butas kasi yan eh, kailan linisin nyo muna yan bago malagyan ng grasa. Yan. Ano? Matigas na yung grasa sa loob. Kasi nga, oh, yun, yung grasa sa loob na naka-impact dyan, matagal na, matigas na yan. Kaya kailangan malinis yung butas na yan. Tapos pati yung nozzle ng kwan ng fittings, yung butas din nun para pag bumba ng grease gun, pasok yung grasa. Mga diver lang ang gumagawa nito mga kabady sa mga grahe ng tracking dito sa atin sa Pilipinas. Alam naman natin mga driver ng tracking na mga Pilipino driver ay madiskarte at marurunong. Kaya ganun mga kabady, hindi na nila kailangan ng mekaniko. Nag-reduce na sila ng mekaniko kapag
Yan, hangin yan, mga kabali, hangin. Yan. Kailangan malinis yung butas para pag bumba ng grease gun, pasok talaga yung grasa sa loob hanggang makapasok sa dito sa loob ng kingpin. Sa elf lang to, mga kabali, sa elf. Pero yung mga malaking truck, ganyan din. Lumabas yung mga matigas na grasa sa loob. Yun pa, isa na. Ganun lang, mga kabali. Kung kayo gusto nyo mag grasa kingpin, pag matigas naman ang bilan nyo, isa sa nagpapatigas dyan yung kingpin. Pag wala ng grasa, matigas talaga ikutin yan ng manibila. Kaya ang una-una nyo i-check yung lagayan ng ETF, baka walang laman. Kung may laman naman yung linya, baka may tagas. Pero kung wala talaga, i-jack nyo yung manibela, ay yung ano, ay yung ilalim, i-beam. Pag na-jack nyo yung i-beam, yan, umangat na yung gulong. Umangat na yung gulong natin, ha? Dalawa yan, nakaangat. O, di ba? Pag nakaangat na yan, saka nyo ngayon, klasahan yung kingpin. Yan, o. Kakabit na yung fittings. Kasi bumbahan na ng grasa. Para sa mga Pilipino driver na mga madiskarte talaga, alam naman natin yan. Siya na lang gumagawa niyan. Ito, mga trouble lang to, mga kapade. Hindi talaga siya yung main na makina ang sira, hindi. Kasi, mechanic na yon ang kailangan natin. Mechanic ko na. Ayun. Bubumbahan na, mga kapade. Yan na. Diba? Lumabas na. Hmm? Lumabas na yung grasa. Yan, lumabas na, mga kabate. Pumasok na siya. Ando na si lalim, oh. Yan. Ibig sabihin, tumagos na yung grasa sa loob. Yan. Siya naman. Yun ang ibig sabihin. Pumasok yung grasa nun pag tumagos dun sa loob. Ayan, lumabas na rin, mga kabate. Ayan. The best. Huh? Lumabas yung babaw. Ayun. Ibig sabihin yan. Ayan. Ibig sabihin yan, kabate. Ano siya? Pumasok siya sa loob. Ayan, the best na to. Lambot na to, mga kabate. Ititesting natin siya. Ititesting. Yan, mga kabate. Binaba na yung dalawang gulong. Ititesting na natin siya kung malambot na yung manibela. Yun lang yun. Tara. Ayan. Elf to, mga kabate, elf. Pandarin natin yung manibela. Pandarin natin yung makina. Tapos ikutin natin yung manibela kung may alibyo o may nagbago ba. Lumambot ba yung ano niya. Tara. Ayan. Tsaka isa sa pagpapalambot niyan, pagka binubumba mo yung silinador, habang nag-iikot ng manibila. Yun, mga kabali, lambot. Lambot mo eh. One hand. Yun. Oh. Kasi nga, pumasok yung grasa dun sa loob ng kingpin. Kabila ang gulong, lambot na, mga kabali. Yun, the best. Oh, one hand, mga kabali, one hand. Ganun lang. Pagka matigas ang manibela, pag hindi sa ETF. Mas. Ha? Grasa. Oh, grasa lang. Grasa lang. Grasa ng kingpin ang kailangan. Grasa ng kingpin. Ayun, lambot oh. Yun, nabes na. Biyahin na tayo. Pwede na. Wala kasi tayong biyahe sa malaking truck, kaya extra muna tayo sa maliit. Siyempre, para wala tayong bakante. Ganun lang yun, kasi nga, madumi na naman kamay ko. Masipag tayo, ibig sabihin nun. Masipag tayo, mga kapatid. Kaya pag madumi ang kamay, masipag yan. Ganun, yan o. Di ba?
tayo mga Pilipino driver kasi madiskarte talaga. Marami tayong alam. Diba? Mga OFW na nagdadrive sa ibang bansa. Punong-puno ng diskarte yan bago nakarating dyan sa ibang bansa. Mula dito sa atin. Kaya mga kabate, yung mga bago dito sa channel ko, hanggang dito na lang muna. Yung mga bago dito sa channel ko at nagustuhan nyo yung video ko, paki-subscribe mga kabate. Paki-pindot ang subscribe nandito. At paki-pindot na rin yung bell. Tapos pindutin yung all para updated kayo sa mga bago kong video. At paki-like and share mga kabate nandito. Lagi natin tatandaan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Pag kaya ng iba, kaya din natin yan. Kaya always think positive tayo mga kabate. Hanggang dito na lang. Ingat sa biyahe. God bless. Adjourn.